karon mga tito, tita, lolo't lola, mami, daddy, mga millennials, I'm back! And I'm sure na-miss nyo ako, na-miss nyo yung kagandahan kong to. Charet! Kasi naman, yung last nating naging guest ay sobrang ganda bukod pa sa pangalan niyang Lovely. At marami tayong nakuhang tips sa kanya. How to start a business during quarantine at paano mo ba makikita ang strength mo sa business kapag nag-open ka kahit quarantine at ang bongga na niya ngayon dahil meron na siyang Lovely cosmetics at meron pa siyang Lovely skincare. Ay, ang bongga, diba? Yan si Miss Lovely Abelia. Yan ang ating huling guest bago nito. At ngayon naman, ang ating susunod na guest ay isa din sa pinakamagandang mukha dito sa balat ng Ziobis. Sabi ko nga, nung nakita ko siya ulit, parang di nagbabago yung face. Ganun pa din, as in baby face. Nakakaloka yan siya. And ito na nga, isa sa mga pinakamagandang mukha sa balat ng Ziobis dito sa Pilipinas. At syempre, napaka-baby face. Sobrang na nagagandahan talaga akong ganda kasi tsaka isa sa mga pinaka-sexy. Oh my God! And dati siyang member ng Viva Hot Babes. Pero hot babe pa rin siya ngayon. At hot mom siya. Hot wise mom. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin si Miss Katya Santos! Hi! Yay! Hi, Kakai! Hi, everyone! Finally! Oh. Ilang beses nang na-move pero ito at least nabigyan tayong chance. Hello, hello sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood ngayon. Yes. Ang fresh-fresh mo, Mars. Ang fresh-fresh mo. Thank you. I love it. Super. Eh, wala diba, eh. Hindi tayo masyadong na-huggered dahil nasa loob lang tayo ng bahay. Diba? Wala pero masyadong puyatan. Parang di ka naman nahahagard kasi nakasama kita ng ilang beses nung bata-bata pa tayo. Di ka naman nahahagard. Fresh ka pa oy, din. Grabe. Nahahagard naman. Grabe. Nagre-retouch lang. Nagre-retouch. Nagre-retouch lang. Lagi may baho na pang-retouch. Patago lang. Patago yung retouch. Patago. So nabalitaan ko nga, Mars, dahil nung quarantine, naging busy ka sa bahay dahil ikaw ngayon ay mommy na at sabi nga, wise mom. As in, pag wise yes. Mom, alam na natin. Marami tayong mahuhugot dyan ng mga tips na pwede nating gamitin. At pwede mo din i-share sa amin, Mars. Pag-uusapan natin ngayon, kasi ikaw daw, nagluluto ka at mahilig ka magluto. At natutunan mo kung paano magtipid. Kasi tayo, di ba, minsan, Mars, totoo yan, na pag nagluluto tayo, ang dami natin pinapamalengke. Tapos ang dami natin nasasayang. Tapos yung mga ulam natin nasasayang kinabukasan kasi hindi na natin napapakinabangan. So, bibigyan mo kami ngayon ng kwento at tips on how makatipid sa pagluluto. Oh, syempre. Kwentuhan mo kami, Mars. Well, kasi nga, syempre, nung nag-start yung lockdown, dahil syempre, lagi nasa bahay, so naging full-time, wala na, talagang wala namang choice kasi ako lang yung sa bahay namin, talagang yung kasama ko, hindi rin marunong magluto, so ako talaga yung nagluto. I like doing it, diba? Syempre, mas masarap na ikaw yung gumagawa, alam mo yung tama na gagamitin mo, mapoportion mo, tapos matitipid mo yung iba, and then nabibili mo yung mga freshest ingredients at the same time, kumbaga malinis yung nakukuha mo kung ikaw hands-on ka talagang ikaw nagpe-prepara ng pagkain, diba? Especially right now, it's pandemic. So ako ngayon, simula nung lockdown, pag bumibili kami ng gulay, ang ginagawa ko, first things first, talagang ni-research ko yung mga ways on how to prolong the life. Like kunyari, bumili tayo ng kunyari, carrots. Paano mo ba siya i-store sa loob mo ng ref para instead na 1 week lang siya tumagal, tatagal siya ng 2 linggo? Kasi ang hirap din, bili ka ng bili, di ba? Tapos nalalanta, nasisira, nasasayang. So, ako, yung na ginagawa ko, nilipat ko siya sa Ziploc, so walang air. And then, of course, nandun siya sa talagang gulayan na part ng ref para tumatagal siya siguro halos 3 weeks. Eh. Kung hindi mo nga siya talaga masyado magamit. Pero kasi since pag nagluluto ako, sinisigurado ko na meron na akong recipe na naka-prepare for the whole week. Tapos inaalam ko, kumbaga parang ano siya, parang nakaplano na yan lahat para walang masayang. So kunyari, ano ba yung gulay na pinakamadaling malanta? Yun yung una kong gagawin na recipe. O kung may matira, the next day,
titig ng doon sa recipe ko the next day, paano ko naman siya gagamitin na hindi naman sarap katulad ng niluto ko yesterday. Parang gano'n, parang nilalaro ko lang, no? And then next, kunyari, for example, lemon. Siyempre, vitamin C, di ba? So, siyempre, medyo mahal din naman ng lemon, di ba? Hindi naman siya gano'n kamo. Lalo na ngayon, di ba? Oo, para magamit ko yung lahat ng, kasi dami naman natin pwedeng gamitin sa lemon, eh. So, ang ginagawa ko, pinapahiwa ko siya. Pagkapahiwa, papalagay ko sa water. O di syempre, nagli-lemon water ka na. Ngayon, yung balat nun, bago ko palagay sa water, pinapagrate ko yung balat nun, pinapasama ko sa tubig. Kasi nandun din yung nutrients niya, nakukuha mo rin siya dun sa balat, diba? Ngayon, yung mga, yung nababad ko na lemon sa water, na kunyari, oh, wala na. Kumbaga, di ba minsan mapakla na, ibig sabihin, nakuha mo na yung lahat ng juice niya. Yung natirang lemon na yon, pinapalagay ko pa yun sa dishwashing liquid ko. Para yung katas niya pa, meron ka talagang real lemon na, di ba, yung mga nabibili natin, lemon set, kanyang, pinapasama ko pa siya. So, nag-oil pa yun eh. So, kahit pa paano, may nakukuha ka pang magandang, nagagamit mo pa pang hugas ng plato. Eh di, gamit, sulit na sulit mo si lemon. Kumbaga, kahit pa, hindi ka manghihinayang na, sandali, di ba, yung iba tinatapon na kasi, di ba? So, minsan, yung balat niya, gine-grate ko, sinasama ko sa salt and sa sugar. So, you have sugar, lemon sugar, and lemon salt. Parang ganun. Alam mo, nung bata ako, dahil walang-wala din naman kami, so, ang lola ko, ganun ang ginagawa. Kunyari, magluluto siya, Mars, ng ano, ng sinigang. Siyempre, baboy, di ba? Yes. Sinigang na baboy. So, ang sarap nung asim nung sinigang. So, pag marami pang natira, siyempre, ano, sinigang 3 days, ano, lola. Sabi ko, lahat sinigang pagkulam natin. Ang gagawin niya, ibababad niya yung natirang mga laman ng sinigang, ibababad niya ulit sa toyo, at sasamahan niya ulit ng suka, at bababaran niya ng bawang. So, magiging adobo na siya eventually. So, yung mga, di ba, yung, ang galing kailangan kasi, lang eh. Oo. Ang galing nung mga, ano, ang ganda nung tips mo, kasi, para kang lumang tao, kasi ang mga lola lang ang gumagawa ng mga ganyan, yung mga lumang tao. Tsaka kasi ang hilig ko mahilig ako mag-experiment. To begin with, mahilig ako mag-experiment sa pagkain. So minsan, kunyari, adobo. The next day na, adobo. Ano kaya pwede ko gawin sa adobo? Pwede ko kaya to sabawan? Ano kaya magiging ibang flavor nito? Pwede, baka pwede ko lagyan ng asukal, di magiging ano naman siya. Parang medyo asado type of ano na, na pork. So lagyan ko lang ng pineapple. Medyo may, ano na siya, parang nakamiss na siya. Na, diba? So, kailangan mo lang din talagang mag-experiment. Tsaka dapat lang din, alam mo rin maglaro ng flavors para hindi ka nasasayangan ng pagkain dun sa mga natitira. And ako naman, most of the time, hindi rin ako natitirahan ng pagkain. Kasi kunyari, pag bumibili ako ng meat, pinaportion ko na yan. Kunyari, isang kilong baboy. Pero nakaportion na yun sa tatlo. Pinaghati-hati ko na. Nakapack na yon. Para pag nag-defrost ka, hindi mo kailangan defrost lahat. Kasi pag dinefrost mo yung meat, kailangan lutuin mo na yun eh. So dapat portion mo na siya ng kung ilang tao ba yung kakain yan. Parang ganon. So natitipid mo siya. Tapos same with fish. Iniisa-isa ko ng balot yon. Well, of course, may pagka-OC side. Pero kasi bumila ako. Kunyari, bumili ako ng fish, so ibabalot ko ng cling wrap yan isa-isa. Kunyari, malaking isda ko, good for two. Naka-isa-isang balot yan, naka-portion siya na gano'n. Para kung lulutuin mo, hindi mo nga kailangang ma-defrost that. Kasi iba, di ba, pagkabili mo sa palengke, nilalagay mo na sa freezer. Hindi na nila hinihiwalay-hiwalay. Eh ako, hinihiwalay-hiwalay ko yan kasi ayoko na naka-plastic-plastic yung mga meat sa freezer. So, nilipat ko siya sa microwaveable. Tapos, naka-portion na lahat doon. So, at least, pag nagluto ako, alam ko na yung portion nito, kung ilan yung portion ng gulay na ihahalo ko doon. So, nami-mix and match mo na hindi ka nasasayangan or kasi hindi ka na, ano, yung parabang, ano, nabibilasaan ng pagkain. Diba? Kung sakali. So, ganun lang yung ganun yung way ko. Medyo matrabaho at first pagka-grocery, pero pag tinignan mo naman yung ref mo, ang ayos, malinis, walang amoy, ba? Tapos nakukuha mo yung tamang size. Kaya, ganun ang Mars. Trabaho ko ngayon. Mars, may question ako sa'yo. Kasi may ligo ko sa Ziploc eh, pero binabawasan ko na ngayon kasi gusto ko na yung mga sustainable na products na alam, yes, na mga
ng mga plastic na ganyan. So, tama yun. Yes, alam mo, ginagawa ko sa Ziploc. Inuhugasan ko, Mars, inulit ko. So, pwede ko ilagay doon yung gulay ko. Guys, yes! Pwede natin ilagay ang mga gulay natin sa Ziploc ng mga ito-Ziploc. Para mas matagal yung buhay ng mga gulay. Oo, kasi sayang kasi yung gulay. Pag nagbubulok, Mars, no, hindi mo na mapapakinabangan kasi yun. Oo. At saka, yung ang ganda nung sinabi ni Mars Katya ngayon na yung mga ilalagay natin sa containers, matrabaho lang talaga. Kasi nga OC, alam mo na mga OC, gusto organize lahat. Mars, kung anong pinagkakaabalahan mo dahil balita ko meron ka daw business, ikwento mo naman sa amin. Yes, ayan. First, naglabas ako ng mga dinnerwares, flatwares, mga ano gamit sa bahay, mga pang ano, pang dining. Plato, set na plato, serveware, yung mga ganyan. So, ang pangalan niya is La Pottery Manila. Mati-check nila sa Instagram page namin. La Pottery Manila yung name. Ano siya? Mga curated, ano, mga dinnerware. Basta mga cute. Yung mga nauuso ngayon. Ang bongan ako. Parang mapapashopping na naman tayo nito, ha? Sa pagka-OC, ha? Puro ano mga pang-home. Mars, na-addict ako. Oo, follow mo ako, Mars. I-follow mo ako. Matutuwa ka. Wait lang, anong pangalan niya? La Pottery Manila. Although wala pa ako masyadong pictures pa kasi kakabukas ko pa lang last week, kakadating pa lang ng mga gamit na. Ano ba yung spelling niyan, Mars? LAPOTERIE La Pottery Manila. Syempre meron pa akong isang business na ano, may lalabas ako ng leche flan. Gusto ko ng leche flan, Mars, baka naman. Papadalan kita pagka ano na, it's a very special leche flan. Of course we call it creme caramel. Soon na 'yan, part 'yan ng Atien's Heritage Kitchen. So may food din. Yeah. Nakipagsabayan na tayo sa mga nagbebenta ng pagkain. Naglabas din ako ng ano, ito naman yung medyo lower end, Simply K Home. Puro ano naman siya, panglinis, dishwashing liquid, fabric softener, panglaba, hand soap, all-purpose cleaner. Yun pa yung isa na ano, ginawa ko. May mga page na ba yung mga ano mo, businesses mo itong Simply K? Yes. Meron ka na bang... Oh, I follow niya yung Facebook guys. Page na siya. Simply K Home. Nako, hindi ako magtataka kung darating yung araw. Baka may catering business ka na ba? Meron ka na bang restaurant? Mag-open ka na ng mga anes? Ay, nako, yan talaga ang gusto natin. Kaya lang, ang hirap lang ngayon, di ba? Ang hirap ilaban. Kasi wala pero nga pwede, eh. Pero, pero pwede mo lang simulan. Sa future plans. Kasama naman sa future plans. I-message mo ako kung mag-uumpisa ka ng business sa mga ulam-ulam and all, mga pagkain. Ay, i-message mo ako, tutulungan kita, ipopost ko yan, di ba? Support mo. Papadalan kita, I promise. Thank you. Thank you. Pagkain dahan, Mars. Yung leche flan muna ay papadala ko sa'yo. Tapos let me know what you think about it. Kasi very confident ako doon. Kasi hindi siya basta ginawa ko lang parang... Mga ilang buwan ko na siyang ini-experiment. Ayoko naman kasi maglabas ng okay leche flan. Kailangan, kung maglalabas ako, kailangan ito yung pinaka-special. Bakit siya iba, ganyan. Hindi man pwedeng kaparehas lang ng mga ibang natitikman natin dyan. Yes, so, true. Ang bongga, tip din yon. Tip din yon ni Katya. Dapat meron kayong ano, may uniqueness yung mga product nyo na alam nyo lang, pag tinitin ng tao, ay si Katya yung gumawa niyan. Leche plan ni Katya yan. O, di ba, Mars? Kailangan yun yung pinaka, kumbaga kahit parehas lang siya, pero dapat ito yung pinaka-okay, pinaka-masarap sa lahat. Parang ganun, diba? May tatak na Katya. Ito, ang tatak na Katya na leche plan ay creamy, not sweet. Ay! Perfect siya. Yes, sobrang creamy. Perfect. Ganun dapat. Smooth. So, alam niya creamy. Sa abong ka. Gusto ko yung gumagano. Smooth and creamy. Oh, smooth na yun. Yes. Mm-hmm. Isang subo pa lang. Panalo na. Yes. Excited ako. Gusto kong kumain ng leche flan. Ano ba naman? Wala leche flan dito sa hotel ngayon. Paano? Plan lang. At maka-hotel ka pala, sosyal. Hindi kasi Mars, nasa lock-in ako ngayon, may work ako. So, ngayon ay ako ay nasa lock-in. Kaya ako ay nandito sa isang hotel dito sa Pilipinas at ako ay nag-work din dahil alam mo na, ganito ang buhay natin ngayon, lock-in. Yes, oo. About truth.
eh, kailangan natin mag-adapt sa bagong normal ng ating buhay. Normal. And sabi ko nga dito sa mga episodes natin, imbis na malungkot tayo, mas-stress tayo, ipapasalamat natin that we are still here, still working, and we have things to do. We have a lot to be grateful for. And we are grateful for you, Miss Katya Santos, for accommodating us. Thank you. Ang dami ko natutunan sa iyo, Mars. I'm so happy. Thank you. Thank you. Aasahan ko yung leche plan na yun. I promise, i-message kita mamaya. Promise, please. Okay lang, de. Pag mag-start talaga, magpapadala ako. Promise. And good luck. Good luck sa iyong lahat na mga ganap mo, sa iyong mga small businesses na alam ko na lalaki ng lalaki, and I hope lumaki pa. And guys, ito yung sasabihin ko sa inyo, sa lahat ng mga naging guest natin dito sa How to Be You po, sa mga may small businesses at nag-start up na businesses na kapwa natin Pilipino, let's help each other. Support local businesses. At yes, that's the only way that we can help our economy to bounce back. Support our local businesses. Kung may mga businesses kayo at merong businesses sa mga kaibigan nyo, guys, bumili kayo kahit papano and supportahan nyo. Huwag kayong hingi ng hingi, bumili kayo. Ganon. Tulungan natin. Correct. At saka, diba, tulungan lang ngayon. Lalo yung mga pandemic business, diba? Ang dami nag-hirap. So, hanggat kahit ano, kung may friend na nagbebenta, bili. Yes. Oo, diba? Take turns lang naman eh. Kawawa naman yung ibang nangyirap. Kahit papano, kahit isang piraso lang ang binili mo, at least sinuportahan mo. Malakaga yun para sa ating lahat. And thank you so much, Miss Katya. How to be you po. Thank you. Sobrang nag-enjoy ako sa episode natin. Thank you so much. Thank you. And guys, salamat and good luck din sa'yo. Thank you, Mars. Huwag niyong kalimutan sa mga susunod pa nating episode at marami pa tayong ibibigay ng mga tips. At syempre, alam niyo, nahalata ako, ang ganda ng mga nagiging guest natin na pumapantay sa host. Wow! Bongga yun! Pero hindi ko kayo humabol sa kaseksihan ng mga guest natin. Parang, iba talaga yung mga guest natin. So, abangan nyo pa yung mga susunod nating episode. Dito lang yan sa How to Be You po. Thank you, Miss Katya. Thank you, Kakai. Thank you so much. Bye. Bye.